sa mga master, kumusta kayo dyan? Nandito na si White Mix, ang pagbabalik. Ito ang bakbaka ng RB Open Pro Category at iba't ibang kategory nandito ngayon. Open, amateur at newbie meron tayo dito, dahil sabi ng mga newbie, gusto daw nilang malaman kung paano kumalas. Sabi ng ating mga amateur, gusto daw lang sumuka dito sa pakikipaglaban dito sa ating mga open category. Na dahil nandito ang ating mga pro, malalakas to ngayon. At ito ang ating part 2 ng ating laban. Noong unang laban, ang ganda ng rematihan doon. Tatlo na Archie Cardania, ni Arzis, at saka si John Paul Morales. At ito ngayon, napakaganda din. Kaya ito ang laban na natin ngayon ay part 2. Bago natin naumpisahan yan, shout out kay John, Joshua Payne, shout out kay Wilson Isgano, shout out kay Tidler Whitey, shout out kay Ricky Cantoga from QC, shout out kay Bisacol TV Vlog, shout out kay Cesar Cruz, shout out sa Wild Dogs ng Bulacan, shout out kay Joko, shout out kay Ponsis from Occidental Mindoro. Balik na tayo sa ating laban ngayon. Meron tayong 10 laps dito at ito ay talagang, kung sasamay ka dito, alam mo na, susuko o susuka o kumalas. At meron tayong 10 laps dito sa kanilang laban. Iba't ibang team, 7-11, Gopal Gold, Espanya, excellent. Meron tayong Breakaway, Team VCC, Iknalb, Team Brokotox. 7-11, nandito ang malalakas si Mac Magalido. Ito si Idol muna. Meron tayong mga first group na sa unahan. Si Ryan Tugawin, nakabunga na doon. At may nakabantay din, apat sila doon. At complete roster ang mga team excellent ngayon. Nandito at may backup pa sila. Nako, paano kaya nila matatakasan ang mga excellent ngayon? At yung ating mga amateur category dito, hindi dito pwedeng kumpiyansaan, dahil sabi nga nila, malay mo makatsamba. Yun lang naman talaga ang sinasabi nila, malay mo makatsamba, maubusan. At nandito si Archie Candanya, si Archie sa Team Espanya, nandito rin. Kaya ito ang part 2 ng ating laban at may mga nadagdag tayo ngayon. Team Taro, VCC, Go for Gold, Team Iknal, Antipuleño, Espanya, marami tayo, VCC, Team Brokotox, Team Pogi, iba't ibang team nandito ngayon. At dito talaga natin masusubukan, kapag sasabay ka dito, susuka o susuko. Andito na si Corpus, nag-sidestep na dito sa harapan, o nag-crossover, kita mo naman ang galing. Naabutan yung apat na breakaway, ang lalakas talaga yung ating mga pro. Road Racer, andito rin, Proyecto Bisiklita, Team Sharp, BCC, excellent, Team Iknal, si Elvis Nip, andito. Malakas yan. Pero ang tanong, paano kaya nito labanan yung ating mga dito sa ating mga amateur, ang ating mga newbie? Sabi ng ating mga newbie, susubukan daw nila sumabay kung paano kumala. Sabi ng ating mga amateur, itatry daw nila lumaban talaga sa mga pro para naman mahatak yung lakas nila at kung paano daw sila susuka na matinding laban to ngayon. Maya maya alamin natin kung sino ang mananalo dito ngayon. Nandito si John Ball, malakas talaga at dumiin talaga nyo. Yung kanyang rimati or sprint nung part 1 ay talagang hindi masyado winawagwag. Talagang steady lang. Steady lang daw. Parang si ate at saka si kuya. Naka-steady siya lang sa kanilang relasyon. Na. Once again, maraming salamat sa lahat na mag-subscribe. Sa lahat ng mga nakasuporta kay White Mix. Thank you talaga sa inyo at happy 19 subscribers na tayo. Hindi ko talaga inasahan to. No? Sa kakasunod ko sa mga bikers, nandito na si White Mix. Nakasunod talaga. Basta't may panggas at basta't Pilipinas lang. At nakasusunod talaga ako nyan. Basta't pwede ako mag-vlog. Shoutout din sa nagpapalore ito. Thank you rin dahil nandito si White Mix. Nakasunod, walang breakaway. Dahil may breakaway kaninang apat, naabutan. Nagkaputol-putol ang grupo na dito. Ang bibilis, 46-48 ang minimintin dito sa kanila. At ang dami yan. Dahil lahat ng ating mga amateur kasi, talagang lumalaban din. Sabi nga nila, talagang gusto daw sila na makalaban yung ating mga pro. Para naman mahatak yung kanilang lakas-lakas. Tama naman talaga, dahil sa gym talaga sa sinasabihan namin yung mga bago, mga baguhan na talagang kailangan yung bumuhat din ng medyo mabigat-bigat para naman ay lumakas, huwag yung purgaan lang. Shout out din sa mga Team Corsa. Ito na, may mga kumakalas na sa minting. Napakalakas, kaya kung sasabay kayo kapag pro ang kalaban, malamang susuko o susuka o kakalas lang talaga. Nagre-recover sila dito. Malalakas to. Marami ang 7-11, Go for Gold at excellent. Kaya ito magkakasubukan. Navy, nandito si Archie Cardania, si Idol, malakas yan. Ito siya, Team Excellent. Marami ang mga Team Excellent ngayon. Ang tanong ng
na butas. Sino kaya ang mananalo ngayon? Dahil lahat naman to sila ay gustong manalo. Pero yun nga lang, ita 5 lang tayo dyan sa ating laban. Napakagandang laban, ito ang ating part 2. Yung ating part 1, napakagandang rematihan nun. Nila John Paul, si Artits at saka si Archie ng Team Navy. At ito ngayon, sino ka na ka naman kaya? Uli, dahil napakatinding laban to. Single file lang dito sa likod. No? Lumalaban, Proyekto Bisiklita, si Ian Lopez. Nandito si Tango. Elvis Nip, may umaagwa tayo, nagkakaputol-putol ang kailang grupo dahil syempre, yung kailang pagmimintin kasi ang bibilis, excellent. At kung magkakasunod dyan, andito rin, oh, go for golds. Andito na si artist na sa likuran. At ito si idol dito, nag-jump siya dahil meron tayong first group kasama si Tango sa ating first group. Ito na, talagang hindi talaga pwede kumpiyansaan yung ating mga amateur category dahil sabi nga nila, baka maubusan din, baka makachamba kami. Yun nga lang naman talaga ang laging sinasabi lang. Baka makachamba. At ito, kasama si Ian doon. Si Tango sa first breakaway. Ito na yung grupo sa likuran. Talagang tunugan na ng kambyo dahil kailangan daw talagang dumikit doon sa mga pro para naman mahatak. Ito na, magandang laban. 7-11, excellent. Navy, Team Tarob. Si Steven nandito sa likod. Si Elvis Nip, napagitnaan, napuputol yung grupo dito dahil kanya-kanya, dahil nagre-recover yung iba ay bumabanat na. Nandito si Bricks, Correcto Bicicleta. Sino kaya ang mananalo dito ngayon dahil nagkagit-gitan? At ito medyo nakahilang ating video dahil maulan kasi. Ito si Idol, magaling, malakas to. Dito, excellent din nakalikod. Naka-ubirtik pa dito pero may excellent din kasi, nakadikit din sa likuran. Ito si Idol, talagang ang lalakas talaga. Bike pa lang, talagang panalo na. Shout out sa mga Team Navy, shout out sa mga Carino Brothers, John Ree, Navara, at lalo-lalo kay Archie Cardania. Shout out sa mga buong Team Navy. Grabe ang pagkagandang laban natin. Wala na tayong breakaway ngayon dahil kanina may umaagwat. Talagang yung ating mga amateur category ay talagang hindi nila hinayaan din yung mga pro ay makakawala din sa kanang paningin, ay baka uwi sa kanang bahay. 7-11 yung humahatak dyan, nagkakaputol-putol sila dito ngayon dahil yung ating mga amateur kategoro ay talagang subukan daw na nila talagang labanan yung ating mga pro kung hanggang saan ang kanilang kaya. Dito na, excellent, bumanat dahil meron tayong mga grupo na dito. Ito, excellent. At saka 7-11 ang nandito ngayon sa ating first group. Ano kaya yan? Mas lamang talaga dito ang excellent dahil tatlo versus isa. Nandito na si John Paul. Nako, mamaya mag-abang na kayo sa rimatihan yan dahil yung diin yan ang napakalakas. Hindi siya masyado nagwawagwag at dito lumigit kagad si Idol. Oh. Si Archie ka dyan yan dahil baka makatakas na naman si John Paul doon. Part 1 ng ating laban, napakaganda nun. Nakalamang lang talaga ng kunti doon si John Paul. Pantay sila nun eh. Talagang nakalamang, ganun naman talaga. Nakalamang at ito, babawi yan malamang si Archie dito ngayon. Ang tanong, paano kaya siya makakabawi ngayon dahil marami-rami ang mga Team Excellence. Si Gab-Gab ng Team Brookton. Shoutout din kay Tatay Tox. Single file lang dito. VCC yung humahatak. Excellent at 7-11 yung magkakasunod dyan sa likuran. Si Corpus nandito, grabe mag-crossover yan kanina. Shoutout sa mga Team Espanya. Go for gold, si Pacquiao. Bungabagal muna sila dito. Ito na, Espanya na yung umahatak dito dahil meron tayong mga breakaway. Ito na, medyo nagkaputol-putol dahil ang kanilang grupo. Si Elvis Tip kasama rin dito. Excellent. Meron yung 7-11. Ito yung ating mga first na grupo natin. Ito, kasama natin dito si Archie Cardania. Dalawang excellent at 7-11. Ayan na si John Paul. Tatlo na. Lima at naibalik na naman sa grupo ang breakaway nila. Napakagandang laban. Talagang wala silang pinatakas dito. Wala silang pinaalis sa grupo. Meron tayong sanang magtangka mag-breakaway. Naabutan ng ating mga peloton sa likuran. Dahil yung ating mga amateur category ay talagang lumalaban talaga sila. Dahil sabi nga nila, subukan nila kung hanggang saan ang kaya nilang sumabay dito sa mga pro natin. May magandang laban. Susuka o susuko. Excellent yung umahatak dito sa kanila. Meron tayong breakaway. Marami-rami sila dito. Talagang hindi nahinaan yung ating mga pro na makakawala sa kanilang paningin. Napagandang laban. Sa Elvis Nip kasama din dito. Malakas din yan. Team Ignal.
7-11, nakabantay kay Excellent. Ryan Tugawi, binabantayan rin ni Archie Cardania. Magandang laban, so Nanwendol baka uwi sa kanila. Tatlong umaagwat. Excellent Navy at 7-11. Magandang laban. Sana all malakas. Gusto ko sana magbike, kaso parang ayaw sa akin ng bike. Parang humihina yung bike kapag ako'y nagbabike. Grabe, napakagandang laban natin ngayon. Baga bantayan. Iba talaga no, kapag mga pro, siguro talaga kapag babiyahe kasi ito sila ay hindi na kailangan talaga ng makina eh. Bike na lang ay talagang mararating na ang kanilang pupuntahan dahil napakalakas, parang hindi sila napapagod yung mga pro natin. Shoutout sa lahat ng mga Team Navy, Team Excellent, Go for Gold. Lahat ng mga lalaro ng Ronda Pilipinas, good luck, good luck. Sino kaya ang mananalo dyan? Malamang nasa kanila na yan. Ito na. Nagbabantayan itong dalawa dito. Go for Gold at Excellent naman yung magkakalaban dito. Sa Excellent at saka versus Go for Gold naman dito. Meron pa tayong mga grupo na dito sa unahan. 7-11 at saka Excellent. Ang ganda ng laban natin ngayon. Iba talaga pag mga pro, hindi nakawala dito si Ryan Tugawin. Gusto sana niya mag-breakaway pero nadikitan siya kagad ni 7-11. Apat yung umaagwat. First group ay apat na ngayon. Masasagarga hanggang finish line dahil meron tayong 10 laps na kaagwat sila ng konti meters lang yan. Pero hindi apat nila alam kung masasagad yan na ba nila dahil syempre yung grupo ay yung ating mga amateur talaga ay naghahabol. Ito nagbabantayan. 44-45 kph ang minimintay ng ating breakaway. Hanggang saan kaya nila yan? Masasagad hanggang finish line na kaya? O maabutan pa sila? Sumigaw na si Ryan Tugawin. Yung kanilang Sitley, yung kanilang Pyramid. Ano kaya ang gagawin ng mga Team Excellent ngayon? 45-43 kph. Bumabagal sila at yung grupo nagwawala na sa likuran. Dahil meron ng mga breakaway ka sa yung grupo sa likod ay talagang magwawala talaga yon dahil lahat sila ay gustong manalo. Pero top 5 lang tayo dyan. At paano kaya makakawala yung ating mga amateurs dito sa mga pro? At marami tayong mga nadagdag dito ngayon. Nung nakaraang laban sa part 1, kunti lang yung 7-11 nun. At ngayon, man, dito malalakas ng 7-11 at saka Go for Gold. Ito na, nagre-recover muna sila. Yung grupo nandyan na rin sa likuran. Pero nakaagwat na yan sila, hindi na yung logi dahil nakapag-breakaway na sila. Excellent. Go for Gold. Ayan na, excellent. Marami-rami talaga ang mga Navy at kumunti na sila. Kanina ay marami yan. Naku, hindi talaga nakayanan ng ating mga amateur. Mukhang nag-side over na siguro dahil yung maintaining kasi ang medyo mahirap eh. Dahil sabi nga ng mga amateur, susubukan namin kung paano kami sumuka dito sa maintenance. Mga pro, sabi ng mga newbie, susubukan din lang sumabay kung paano daw sila kumala sa pagmiminti ng mga pro natin. Napakalakas talaga. 47 kph, 45. Ang lalakas. Excellent yung umahatak dito ngayon. Dalawang excellent, Go for Gold. Grabe, ang ganda ng laban natin ngayon. Wala tayong masabi sa kanang lakas. May mga breakaway na tayo nandito sa unahan natin ha. Masasagad na kaya nila hanggang finish line dahil yung grupo nandyan din. Ito yung ating mga first group natin, apat. Isang excellent, dalawang excellent, isang Go for Gold at isang 7-11. Hindi pa tapos ang laban kaya hindi pa to natin alam kung kaya naman ng apat na masasagad. Dito si Cleve ng Team Legion. Meron na tayong apat dito. Kumbaga nakaisang ikot na to sila, hindi na to lugi sa kanilang breakaway. At ngayon, ang tagal na nakatakas. Excellent yung humahatak dito. 7-11 pangatlo. Go for Gold yung ating pang-apat dito. Magkasunod ang magkakampi. Ryan Tugawin, nandito talaga. Malakas yan. Dumiin. Ito ay naghahanda na rin to sila sa para sa Ronda Pilipinas. This coming March talaga. Ito na si Corpus. Nag-jump siya. Ang lakas. Parang dalawang padjak na. Nakakadikit na kaga dito sa breakaway. Nandito nag-overtake pa dito. Ang lakas talaga ni Corpus. Matangkad kasi kaya kaya niyang overtake. At nandito 7-11. Nakadungaw na naman dito 7-11 sa bintana ng kanyang bike. Nakadikit na naman dito, grabe. Nakawala sana si Corpus. Yun nga lang, nadikitan ni 7-11. Hindi siya hinayaan, nakawala sana. Ito na ibalik na naman sa peloton ang breakaway. Napakagandang laban natin ngayon. May mga napag-breakaway ng isang laps na abutan. Dahil talagang 7-11 talaga yung napakalakas din kasi. Mga sa habulan.
Kumbaga siyempre, bantayan din sila dahil diskartihan. Matagal-tagal pa ang laban, kaya hindi pa natin tapos. Hindi pa natin to alam kung sino ang mananalo dito sa kanila. Pumunti na yan dahil may mga kumakalas na dahil yung maintain ang medyo mahirap. Kahit na ako, kaya kong sumabay dyan. Pero yung kanilang maintain, nakaikot na sila ng lima, siguro ako wala pa dahil sa sobrang bilis. Nagbabantayan, oh, sumasayaw na dito sa harapan na. Sino kaya ang aangat dyan sa kanila? Sino kaya lulusot? Ayaw na! Lumusot sa bandang gitna dahil walang bantay. Si Joshua, ito yung excellent. Lumusot pero 7-11 yung nakabakod rin. Naka-security din 7-11. Nandito, lumusot. Oh, ayan oh. Meron tayong isa, si Joshua. Ang time excellent. Nag-jump siya pero 7-11 nasa likuran rin. Ang lalakas. Grabe, talagang wala tayong masabi. Sana all malakas talaga. Nakawala sana pero 7-11 talaga. Eh, hindi niya tinigilan rin para madikitan. Kaya buo ang laban ngayon. Ito ay yung mga sprinter dito. Siyempre, naghahanda na yan. Sa likod-likod lang muna yan dahil walang breakaway. Ang mga sprinter, kapag walang breakaway, masaya sila. Pero kapag may breakaway, doon naman sila malulungkot. Dahil medyo maghahabol din sila eh. Kailangan talaga walang breakaway yung mga sprinter natin para sure more pagdating sa rimatihan ay malamang lamang talaga yung mga sprinter. Dahil yun kasi ang mga malalakas talaga. Kaya ito yung ating mga sprinter dito dahil walang breakaway ito. Mukhang masaya sila ngayon. Ito na, Santi Barnett siya. Hindi na, sumusugod na siya dito. Naghahanap na ng pwesto pero may nakabakot. 7-11 uli. Magandang laban. Dito na, hinatak na dito ni Santi Barnett siya. At meron na tayong last 2 laps. 7-11 pa rin nakakadikit. Last 2 laps na ito. Kaya pagbalik ay last na. Pagbalik uli ay rimatihan na. Andito na ang pinakahihintay talaga ng lahat, ang rimatihan. Mag-antay-antay lang kayo dyan, rimatihan na malapit na. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please do the subscribe and hit the bell button para updated kayo lagi sa upload videos ni White Mix. Napakagandang laban natin, ito ang part 2. 20 seconds sprint nung nakaraan at ito kaya ngayon. Napakaganda si Clevin, sumabay dito. Paano kaya kumalas si Clevin dito sa maintain ng mga pro? Ang lalakas, iba talaga. Team Vizcaya, VCC, Team Brockton, Espanya, Ignal, Go for Gold, excellent. Ito ay nagre-recover na sila dahil naghahanap si Steven, si Pacquiao, sumusukod siya. Sabi niya, ako naman, yung ating mga amateur kategoro ay hindi yan pwede. Kumpiyansaan din dahil sumisibak din yung mga open yan. Sinisibak din yung mga pro natin yan. Kaya hindi talaga pwede kumpiyansaan yung ating mga amateur kategoro. Sabi nga nila, baka makachamba, baka maubusan na yung mga pro. Nagaantay lang din sila na maubusan na yung mga pro. Ito na si LB Snape, sumusugod rin. Shoutout rin kay Jones O'Connor ng Team Navy. Ito, Team BCC. Walang breakaway sila ngayon. Malamang sa last lap din sila yan magtatapos. Yung kanilang mini-maintain kanina, talaga ang bigat nun, 47. Pero may mga nakapag-breakaway, may nag-attempt, may nakadikit kaagad. At ito, buo na naman sila ngayon. Wala naman tayong breakaway. Kaya malamang sa last lap na lang talaga siguro to sila magtutuos. Ang tanong ng nabutas, sino kaya ang mananalo dito ngayon? Sino kaya ang magwawagi dito sa kanilang laban ngayon? Dahil napakagandang laban. Walang breakaway, buo ang grupo. Santi Barnett siya yung humahatak. Pero 7-11 nakadikit. Andito ng pyramid ng excellent. Yun nga lang merong tayong 7-11 na sa likuran. Kaya hindi pa natutuloy. Magkasunod na oh. Ang daming excellent at complete roster ang team excellent ngayon. At meron pa silang wristback. Kaya magkakasubukan to sila ngayon. Lakas to. 7-11 talaga nakabantay dito. Sa mga excellent. Magandang laban talaga to. Mag-abang na kayo Ray. Rimatihan na to pagbalik. May lumusot sa bandang likuran. 7-11. Si Andre ng excellent nandito, nakabako din kay 7-11, bumawi din siya. Mat sila sa tangkad, mat sila sa height dito. Ngayon, oh, masasagad na kaya nila, dahil nagre-recover yung sa likod. Diin na diin yung dalawa dito, tumatakbo sila ng 50, 51, 52, 59 kipits. Ang lakas na, mukhang unti-unti silang bumibilis dito. Baka masasagad na to nila hanggang finish line. Nakangiti dito si Andre Domingo. Nakangiti si Andre Domingo dito dahil nakawala sila. 56 kipits. Ang lalakas ng ating dalawa dito dahil nakawala to sila eh. Dahil nasa likod sila. 54 kipits. Nasa likod yung grupo. Masasagad na kaya nila o mauubusan pa sila? Dahil yung grupo hindi rin papayag na hindi nila maghahabol dito sa first group.
Ayan na, nakadikit ka agad pero umaagwat dito si 7-Eleven. Dumikit din si Andri Domingo ng excellent, andito na. Umaangat dito 7-Eleven, unti-unting umaagwat dito. Parang maubusan si Andri, last lap na to. Di na din ito 7-Eleven pero parang maubusan din siya, nandito na, excellent. Ang lakas, lima ang magkakasunod. Nandito ang pyramid ng excellent dito. Andito na umangat dito Joshua, nakasunod dito Ryan Tugawin at saka si John Paul Morales, nandito na sa likod. Di na dito magkakasunod na at nandito si Pacquiao sa likuran, nandito na at si Archie, nandito rin umangat John Paul Morales, umangat si Ryan Tugawin, nandito na kunting tiis. Sino pantay yung dalawa? Sino mananalo sa kanilang dalawa? Sino? Nakalamang talaga dito. Ang ganda ng laban natin. Nakalamang naman uli dito si John Paul. Si Archie, si Idol Kad, si Archie dito. Mahabol sana. Yun nga lang, talagang naubusan rin siya. Ito si Idol, ito hatak na sana niya. Sulo sana niya, kung masasagad niya, niya ay talagang kaya na talaga niya. Hawak na talaga niya ang nabutas. Yun nga lang, yung excellent dito ay hatak na hatak din yung grupo eh. Nakasagad na rin dito. Kaya naubusan din team excellent na dito. Joshua yung umahatak na dito. Ryan Tugawin at saka si John Paul na dito sa likuran. Diin na diin yung excellent ito. Tatlo at si Pacquiao nasa likuran at si Archie Cardania rin nasa likod rin. Nag-aabang rin yan dahil ito yung part 2 nandito na hatak na hatak. Ryan Tugawin nakahanda na to. Nakasagad na yung mga grill na to. Diin na diin din dito si Pacquiao. Parang gusto ng umangat din oh. Nakahanda na rin at si Archie dito. Angat na angat siya. Unang umangat nandito na pantay yung apat. Pero lamang yung excellent. Humahabol si Archie dito si Pacquiao. Humahabol din pantay yung dalawa dito. Sino mga kalamang? Pantay. Nakalamang ng konti dito. John Paul talaga. Oh, nakawala. Lumingon pa dito si Ryan Tugawin kay John Paul. At ito yung ating first talaga. Grabe ang lakas. Wala tayong masasabi sa kanilang lakas. Kaya napakaganda ang laban natin. Ito yung ating part 2. Pang-apat natin si Archie Cardania, pang-lima natin si Mac Magalido ng team 7-Eleven. Grabe, wala tayong masabi sa kanilang lakas. Talaga ang lalakas talaga. Tapos, Pacquiao.